Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament. Dahil sa magandang play na ipinapakita ng Kanagawa, napagbabanan nila ang kalamaan na Akita sa kanila. Habang si Sawakita naman ay kinabahan at muntik ng maloko ni Sakuragi na hindi pa nito nailalabas ang kanyang tunay na galing sa laban. At dito na nagtatapos ang Chapter 93 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya, kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan, nanabasa ko lamang ito sa isang site at wala anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 94 ng Winter Tournament. Nakagawa nga ng puntos ang kupunan ng Akita laban sa depensa ng Kanagawa sa kanila. At dahil ito sa magandang teamwork ni Sawakita at Mikyo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Fukatsu. Kanino ko kaya ipapasa ang bola? Halos lahat sila ay mahigpit ang mga nagbabantay. Kaya naman, kanino ko kaya maaaring ipasa ang bola? Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili, nang biglang sumigaw si Sakuragi. Hoy kulot! Ipasa mo na sa akin ang bola dali! Dahil meron akong gustong patunayan sa dapuhalang ito! Kaya naman, ipasa mo na sa akin ang bola bilis! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Oo nga, tama! Kay Sakuragi ko nga ipapasa ang bola! Dahil maganda ang kanyang pwesto at tiyak na magagawa niyang talunin si Mikyo. Yan naman ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na naging dahilan para agad niyang ipasa ang bola papunta dito. At ang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad naman itong umatake sa depensa ni Mikyo. Mikyo, humanda ka na! Ang akala mo ba hindi kita matutulak dahil sa laki mo? Pwes, nagkakamali ka! Dahil ito na ang oras para ipakita din sa'yo na hindi lang ikaw ang nag-improve sa larong ito. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili, habang ang buong manonood ay nagwawala na sa sobrang saya dahil sa ganda ng ipinapakitang laro ng dalawang kuponan. Tignan nyo, mukhang nagagawang maitulak na may pulang buhok si Mikyo. Ibang klase talaga ang lakas ng katawan na may pulang buhok na yan dahil nagagawa niyang maitulak ang ganyang kalaking katawan. Grabe, nakakahanga talaga siya. Yan ang sabi ng mga manonood. Habang si Sakuragi naman ay patuloy lang sa pagbunggo sa katawan ni Mikyo. At nang tuluyan niya nang napaatras si Mikyo, agad naman itong tumalon at tumira ng isang fadeaway. Pumasok ka! Pumasok ka! Pumasok ka pakiusap! Yan ang bulong ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Sakuragi ay hindi pumasok sa kanilang basket. Ang rebound! Kunin niya dali! Dahil sobrang importante ng bola na yan! Kaya naman, dapat sa atin mapunta ang rebound! Yan ang sigaw ni Ayako, habang sa ilalim ng basket naman ay nagkikis-kisan si Sakuragi at Masashi para kuhain ang rebound. Backsuit na naman, pero sa pagkakataon na ito, mas malaki at mas mautak na ang kalaban ni Sakuragi ngayon. Kaya naman, imposibleng manalo pa siya kay Masashi dahil masyado itong malapad at malakas ang pangangatawan. Yan ang sabi ni Coach Hansai sa kanyang sarili, habang si Masashi naman ay patuloy lang sa pag-backsout ni Sakuragi. Isang box out? Kainis! Ang lapad ng gorilya na to! Tapos ang lakas pa ng kanyang pangangatawan! Siguradong wala na akong magagawa dito! Kasar talagang pangit na to! Panira ng moment ko! Yan naman ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Nang biglang nagulat si Sakuragi at Masashi, kahit pa ang buong manonood at ibang manlalaro sa loob ng court. Dahil biglang tumalon si Rukawa sa likuran nila at gumawa ito ng isang follow-up slam dunk na naging dahilan upang maibalik nila sa isang puntos ang kalamaan ng Akita sa kanila. 82-81, pabor sa Akita. Ano? Follow-up slam dunk na nagmula kay Rukawa? Nagawa niyang i-follow-up ang nagmintis kong tira? Ang gusto mo talaga, Gunggong. Ikaw na talaga ang number 2 sa ating kupunan. Dahil ako ang number 1 dito. Pero walang halong biro. Napahanga mo talaga ako sa galaw mo na yon. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang si Kyota naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan. Ayos pre! Ang ganda ng follow-up slam dunk mo! Hindi ko talaga ito inaasahan mula sa'yo!
Ayos ka talaga, pre. Maasahan ka talaga sa lahat ng bagay. Pero wala ka pa din sa kalingkingan ng lakas ko, pre. Yan naman ang sabi ni Kyota. Isang normal na slam dunk lang naman yun ah. At 2 puntos lang naman ang nagawa nila. At kami pa din naman ang nakakalamang sa laban na ito. Pero sige, sa pagkakataon na ito, kami naman ang babawi sa posisyon na to. At ipapakita namin sa inyo na hindi kami ang dating Akita na natalo ninyo sa Inter-High. Yan naman ang sabi ni Coach Dumoto sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola. At dinadala na ito ni Fukatsu papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Team, ipwesto nyo ang sarili nyo. Dahil bibigyan ko kayo ng magandang pasayo. Yan ang sigaw ni Fukatsu. Habang si Mikyu naman ay hinaharangan ng mabuti si Sakuragi. Busit ka talagang bakulaw ka. Sobrang laki mo talaga. At mas lalong lumakas pa ang iyong pangangatawan. Dehado na talaga ako sa posisyon na ito. Busit, baka ipasa sa kanya ang bola. Hindi pa naman ako nakaanda para sa ganitong pwesto. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Nang biglang sumigaw si Mikyu. Senpai, ipasa mo sa akin ang bola. Mukhang maganda naman ang pwesto ko laban kay Sakuragi. Kaya naman, Senpai, ipasa mo na sa akin ang bola, dali! Yan ang sigaw ni Mikyu. Akagi, tulungan mo si Sakuragi! Mukhang dehado talaga siya sa pwestuhan! At oo, alam kong kayang-kaya ni Sakuragi ang dupuhalang yan! Pero sa pagkakataon na ito, naunaan siya ni Mikyu sa pwestuhan! Kaya naman, tulungan mo muna siya, Akagi, dali! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Fukatsu naman ay agad na ipinasa ang bola. Subali, hindi papunta kay Mikyu, kundi papunta kay Masashi. Dahil nakita nito si Akagi na papunta na kay Mikyu para tulungan si Sakuragi. Naikinagulat talaga ng gusto ni Akagi. Ano? Hindi niya ipinasa kay Mikyu ang bola? Patay na. Nautakan nila kami doon ah. Ang akala ko talaga kay Mikyu niya ipapasa ang bola. Pero mali pala ako. Dahil isang pandilin lang pala ang ginawa nila. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Habang si Masashi naman ay nakuha na ang bola. At nang hawak na ni Masashi ang bola, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang slam dunk. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa sa kanya. Dahil ang lahat ng manlalaro ng Kanagawa ay nalinlang ng opensa ng Akita. Kaya naman, naipasok ni Masashi ang kanyang slam dunk sa kanilang basket. Na naging dahilan upang maitaas ulit nila sa 3 ang kalamangan sa Kanagawa. 84-81, pabor sa Akita. Grabe, napakagandang pasa ang ginawa ni Fukatsu. Nakahanga talaga. At hindi ko din inaasahan na kay Masashi mapupunta ang bola. Dahil ang akala ko talaga kay Mikyu niya ito ipapasa. Pero hindi pala, kundi kay Masashi. Napakahusay talaga ng mga manlalaro na Akita. Ang hirap hulaan ang iniisip nila. Yan ang usapan ng mga manonood. Habang si Sakuragi naman ay sobrang naiinis sa kanyang sarili. Kainis! Kung hindi lang sana ako natalo sa pwestuhan kanina, nabantayan sana ni Akagi si Masashi. Pero sige, kung pisikalan ang hanap mo, Mikyu, pagbibigyan kita. Ibibigay ko sa iyo ang hinahanap mong matabang bakulaw. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili na talaga namang sobrang naiinis. Habang si Akagi naman ay biglang nilapitan si Sakuragi. Hoy Hanamichi, umayos ka nga. Hindi naman ganyan ang pagkakakilala ko sa iyo ah. At bakit nagpapatalo ka sa Mikyu na yan pagdating sa lakas ng katawan? Akala ko ba isa kang henyo? Pero bakit ngayon hindi mo magawang gulangan ang Mikyu na yon? Yan ang sabi ni Akagi. Ano ba ang pinagsasabi mo dyan, Gori? Sa tingin mo ba kaya talaga ako ng nagpuhalang baboy na yon? At pinagbigyan ko lang naman siya kanina eh. Pero ngayon, sinisigurado ko sa'yo na hindi na mauulit pa ang ginawa niya sa akin. Kaya naman, Gori, sa susunod, mag-focus ka na lang kay Masashi. At huwag mo nang itoon pa ang pansin mo kay Mikyu, dahil hindi na mauulit pa ang nangyari kanina. Yan naman ang sabi ni Sakuragi na talaga namang sobrang seryoso. At dito na nagtatapos ang Chapter 94 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo na isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ka ating ad.